Hello mga kapatid! So, usapang Splinterlands na naman po tayo. And for this video, ituturo ko sa inyo kung paano i-counter si Mylor Crawling. Yes guys, so alam ko guys na marami na sa ating gumagamit ng Mylor Crawling, lalong-lalo na sa Bronze at sa Silver Division. So kung nahihirapan tayong i-counter to, this video is for you. Pero bago tayo mag-umpisa, intro muna tayo. Let's go! Alright, bago ang lahat, shoutout muna tayo kay Mako. So, Mako, you're the reason kung bakit ko ginawa tong video na to. And, syempre, marami ding mga nag-comment kung paano i-counter si Mylor. Pero, ikaw ang gagawin kong reference for now. Salamat for your suggestion. And, sabi niya, comment down below, paano, sir, i-counter si Mylor. Nice vids, keep it up. Okay, so, itong video na to ang sagot sa tanong mo. Alright, so, shoutout ulit tayo. Yan. So, shoutout kay Ivan Chow. Shoutout ako, boss, from Zamboanga City. Alright. So, ingat kayo dyan sa Zamboanga. And, alam ko maulan ngayon. And, dala ka lagi ng payong. Shoutout. Next, kay Miles Waknag. More content, Lodi. Pa-shoutout po. Alright. So, shoutout sa'yo, Miles. And, pogi mo sa picture. Okay, so proceed na tayo. Paano nga ba natin maka-counter si Mylor Crawling? So, unang-una, meron tayong dalawang types para i-counter si Mylor Crawling. Una is kapag mataas yung mana cap. Okay, so mga 21 pataas na mana cap, life element ang gagamitin natin. Yes guys, so mga life element lang. And the good thing about this tutorial, hindi nyo kailangan mag-rent ng mga hero o ng mga cards para matalo natin si Mylor Crawling. So, optional lang to, si Armor Smith. Pwede natin siyang i-rent. And sobrang mura lang niya. Kahit ito lang yung i-rent nyo, panalo na kayo. Magkano ko lang na-rent to? Yan, wala pa siyang ano eh. Yan o, oh, 1 DEC lang per day. So, pwede nyo i-rent ng 7 days. Sobrang mura lang niya. And this is perfect na pang-counter kay Mylor kasi yung armor niya napakataas or nagre-repair siya ng armor sa kung sino man yung mas pinaka-affected na kakampi mo. Alright? And also, alam natin na yung skill ni Mylor Crawling is yung root na kapag inatake mo siya using your melee attack, nababawasan yung buhay mo ng dalawa. Pero dahil mataas yung armor muna yung nababawasan bago yung health mo. So, mataas na chance na mas tumagal ka sa laban and matalo mo siya. So, meron akong ipapakita sa inyo na placement kung paano natin matatalo si Mylor using light life element. Pero paano naman kung low mana lang? So, kapag low mana cap naman, ang kailangan natin is fire. Yes, guys. Fire element lang kailangan natin para matalo si Mylor Crawling using low mana cap. So, yun yung mga 12 to 20-ish na mana. Yan. So, pwede natin gamitin itong mga fire element. And again, the good thing about this is sobrang mura lang neto and hindi mo kailangan mag-rent para matarol natin si Mylor. Kasi may nakita ko sa comment section na nagtatanong na kung paano matalo si Mylor Crawling ng libre or walang nire-rent na character or na cards. So, this video is for you. Hindi mo kailangan gumastos sa malaki para matalo si Mylor Crawling. And ipapakita ko rin sa inyo kung paano yung placement nito later on. Alright, so punta muna tayo sa life element kung paano natin siya matatalo. May ipapakita ko sa inyong video. Yan. Ito guys, kung makikita natin, yung rule ng game na to is 27 mana cap. So this is a perfect example para mapakita sa inyo. And then, ang rules natin is opportunity, which is kung sino yung pinakamababang HP ng kalaban, yun yung unang titirahin ng mga cards natin. And applicable to sa lahat ng cards from front until the back part ng field natin. Okay? So, dahil Mylor yung karaban natin, again, kailangan natin ng mga armor. So, ang gagamitin nating summoner is si Tyros Palladium. Alright, so optional to. Pwedeng si Tyros, pwede rin si Mother Kala.
Pero on this game, gamitin natin si Tyrus. Alright. So, sa placement naman, ang kailangan nating unang ilagay is yung manok natin. Yes, guys. So, the reason kung bakit manok is para siya yung unang mababawasan or maa-atake ng kalaban. So, it will turn tides kasi kapag yung kalaban mo is nakapagbato na ng skill or ng attack sa wala namang kwentang kakampi mo, which is yung manok. Okay? So, wala naman talagang value yung manok. Talagang pangharang lang siya either sa front or sa back part ng field. Alright? So, ito na yung placing natin. Ayan. So, hindi ako nagkamali ng pinik. Nakita ko dito na Mylord talaga yung ginamit niya. So, ito yung lineup niya, guys. Okay? So, makikita niyo yung dami niyang buffs. Okay? So, sa akin naman, ganda yung placement ko. So, ganito rin yung gagawin niyo, guys, para matalo natin si Mylord ng walang kahirap-hirap. So, una yung manok. Para kunyari, may mataas na speed sa kanila, manok yung unang titirahin imbis na yung tank natin. And then ito yung tank. Bakit ito yung kailangan natin? Simple reason, kasi meron tayong mga earth na splinter or earth na cards na pwedeng gamitin ni Mylord Crawling para mag-attack sa back part ng cards natin. So kung makikita nyo, mga malalambot yung mga nasa likod and madali silang mapatay. Kaya kapag ito ang ginamit nating card, lahat ng kalaban, kahit may opportunity na roll, siya pa rin yung titirahin or ipofocus. Dahil sa skill niya na lahat ng enemy ay siya yung aatakihin kapag possible. So, since possible naman na umaatake yung mga kalaban, so siya talaga yung maaatake. Except na lang to si Golem kasi melee lang siya eh. And kaharap niya mismo yung manok. Alright? Next to that is Armor Smith. Yes, guys. So, si Armor Smith is nag-re-replenish ng armor sa kung sino mang splinter na kakampi niya na may pinakamataas na damage na nakuha. So, kung may armor lahat tayo ng splinter natin gawa ng main summoner natin, okay? So, lahat sila pwedeng ma-regenerate ng armor ni Armor Smith. Pero since lahat naman ng kalaban is magpo-focus lang dito sa tank, siyempre si Armor Smith, dito lang din sa tank magpo-focus. Alright? Next, si Healer. Alright? Alam naman natin yung skill na ito. Hindi siya umaatake pero hini-heal niya yung nasa front part ng field. Okay, so dito na nagkakatalo. Minsan nakakalimutan natin na si Mylord Crawling is sobrang lakas kapag melee yung kalaban. So hindi tayo gagamit ng melee attack, guys. Except na lang sa mismong tank natin. Yes, so ganito lang kadali talunin si Mylord. So, ito si Mantoid. May ability siya na snipe. Okay, so atakihin niya yung pangalawang part ng field hanggang sa pinakamahina or kung sino yung walang bawas, yung hindi umaatake. Okay? Same lang din dito kay, ano, common card lang din to. Ay, hindi. Life card pala to. And meron din siyang snipe ability. Tignan natin kung paano natin siya matatalo. And guys, tignan nyo, patay na agad yung healer. Okay. Tignan nyo guys, buhay pa rin yung manok natin hanggang ngayon. Ayan, namatay na siya. Pero huli na ang lahat. Tignan nyo yung tank natin guys, sobrang punat. Ito guys yung tinatawag ko na Lamacron ng Life Splinter. May kita nyo, may armor na, may buhay pa. So, kapag hindi siya natamaan, tatas palalo buhay niya. Yun guys, ganun lang kadali. Ganun lang kasimple. And mind you guys, nasa 1,500 rating na ako. Pero hindi pa ako nagtataas ng power. Mamaya bibili ako ng or magre-rent ako ng card para tumaas yung power ko and may papakita ako sa inyong update. Okay, so move on na tayo. Pakita ko sa inyo yung iba pang ways para matalo natin si Mylord Crawling kasi baka sabihin nyo tsumamba lang ako dun sa part na yon. So, pakita ko pa sa inyo yung iba kong record.
Yan. Same lang din. Ako yung nasa taas. Tapos kalaban natin, Mylor Crowley. Okay. Alright. So, ito naman guys, meron ding manok yung kalaban. Pero, mas malakas yung manok ko kasi pulay-pula. Or gold siya. Hindi, joke lang. So, pareho lang yan. Good thing lang kasi mas malakas yung manok ko dahil merong plus 1 armor. Alright. So, again, same strategy. Una yung manok. And then, yung tank natin. And then, healer. And then, armor smith. Okay. So, either one lang naman tong dalawa na to kung saan nyo gustong ipwesto. Walang problema kahit magkapalitan sila kasi it doesn't matter naman. Kasi ang punot dulo nito yung tank lang naman yung atakihin nila. Kahit anong mangyari. Kahit anong rule pa yan, guys. Alright. So, next natin, ito ulit. Yung range attack naman. And ito, light splinter dead na may 2 damage. Okay. So, tingnan natin yung mangyayari. May healer yung kalaban and then may unicorn. So, ganito yung normally na ginagawang lineup ng mga gumagamit ng Mylor Crowley. Makikita nyo guys, parang si Kronda undying tong tank natin, no? Sobrang kunat niya. Tingin nyo yung buhay guys, oh. Okay. Alright, ganun lang kasimple guys. Paulit-ulit lang natin gagawin yon. Basta makita yung opportunity na mataas yung or mana cap ng specific na kalaban and kung makikita nyo na puro Mylor yung gamit niya, ganun lang guys yung gawin nyo and matatalo nyo talaga yung Mylor Crowley. Pakita pa kayo ng isang example. And baka sabihin nyo nakachamba lang ulit ako doon. Alright, so this time naman guys, hindi ko nalagay yung chicken ko kasi wala ng space. Ayan, inuna ko tong nagdadagdag ng armor. Ayan, kasi nakita ko yung Mylor Crowley niya is gumagamit din ng mga range attack na kalaban or na cards. Kung makikita niyo dito guys, oh, 2, 4, 6. Kung tong 6 damage na to tumama dito sa tank natin, may chance or may malaking chance na baka mamatay agad tong tank nang hindi natin namamalayan. Kasi ang labanan dito guys is pakunata ng nasa front line. Alright? So, kaya ang ginawa ko, sinama ko pa rin to, si Armor Smith. May healer and then sinama ko pa to kasi ito nagdadagdag ng armor to plus 2 ata yung armor ng dagdag nito and then may plus 1 pa nito so magiging mataas yung armor ng splinter natin 6 ata or 7 yung lalabas dito mamaya tingnan natin pero ganun pa rin same lineup pero ito dinagdag ko lang so nirent ko lang siya for the purpose of kapag masyadong mataas yung mana. And yun lang naman. Pero pwede mo tong hindi i-rent. Wala namang problema. Marami namang option. And 21 yung mana ka. Guys, so naging 7 yung armor ng tank natin. And parang lamakron na naman tayo, guys. Okay. Hindi niya napatay, guys. And natapos yung laban na walang namatay sa atin. Ganun kadali, guys, manalo dito. Doon naman tayo sa mababang mana cap. Paano natin matatalo si Mylor? Again, sabi ko sa inyo kanina, fire yung element na pwede natin gamitin para matalo si Mylor Crowley using fire element sa low mana capacity. So, may i-share ulit ako sa inyo ng mga video about this. Wait lang. Alright, eto. Yan. So, nakita natin dito, history niya puro Mylor Crowley. Pero pinilit niya pa rin yun. Yan. Kung makikita nyo guys,
mababa lang yung mana cap nito. And ganito yung line up. Alright? Number 1, Lava. Si Lava kasi is may reduce damage. So kapag tinamaan siya ng backfire or ng root ng Mylar Crawling, piso lang yung bawa sa kanya imbis na 2. Okay? Not only that, kapag 1 lang yung damage ng mga kalaban natin, 0 yung bawas nila kay Lava. Except na lang tong mage. Alright? Tapos dito naman sa mga backline natin, dahil mahunat yung tank natin, range attack ang kailangan natin gamitin. So, eto, may bounce na damage. And then, eto, may snipe na damage. Or snipe na ability. So, ang atakihin niya yung pinaka mahina. Also, gagamitin din natin siya ng pampabagal ng speed. Okay. So, tingnan natin kung paano natin siya matatalo. Alright. So, kung makikita nyo sa round, 19 lang yung mana. Kaya hindi ako gumamit ng life. Okay, guys. Patay na agad yung isa. Minus 1 lang yung Thorn. Okay, patay agad yung frontline. Alright. Ayun lang guys. Ganun lang kasimpleng talunin yung Mylar Crawling using Fire Element. So wala tayong ni-rent doon. Lahat ng meron doon free lang. Except na lang doon kay Creeping Ooze. Alright. Pero yung Creeping Ooze kasi ano yan, essential na yan. So I encourage lahat ng beginners. And syempre yung mga experts na rin, alam naman na nila yun, na laging i-rent si Creeping Ooze as well as si Chicken. Kasi sobrang useful nila sa mga battle. Okay, so may papakita pa ulit ako sa inyo. Alright, so may papakita ulit ako sa inyo. Baka sabihin nyo nakachamba lang ako. Alright, so eto naman guys. Ako naman yung Mylar Crawling. So yung kalaban natin medyo mautak. Kasi nakita ko yung lineup niya is puro mage. Kaya ganito yung lineup ko. Nag-front ako ng Unicorn and then Mushroom Seer and then yung mga snipe natin. Right? So yun nasa likod para pang counter sa backline. Baka may umataka na sneak. So kalaban natin, same lang din ang ginawa nung lineup kanina. Pero ang difference lang is yung frontline nila, which is yung may healer na fire element. Pero ganun din, yung kalaban natin is merong dalawang range attack. Okay, so ito si Lava Queen or kung ano mang pangalan niya. Nagbabounce yung attack niya, kaya sobrang galing. And then also ito, sobrang taas ng speed niya. So tignan natin kung ano yung nangyari. Alright, nag-bounce yung attack. Okay, patay yung tank natin. Alright. Okay, so ganun niya tayo kadaling natalo. So paano tayo natalo gamit lang yung ganung klaseng lineup? So ipapakita ko sa inyo kung bakit and explain ko sa inyo in detail. So balik tayo dito. So makikita niyo yung lineup niya. Ang gamit niyang summoner is si Fire, which is pinakamalaking threat para kay Mylar Crawling. Bakit? Dahil si Fire is nagdadagdag ng 1 speed sa lahat ng splinter na nasa field. Ang traits kasi ng Earth Element is makunat sila, yes, but meron silang problem with regards to speed. Kasi yung mga cards na Earth Element, and nasabi ko na ito sa mga previous video, ang bababa ng mga speed nila. Kung makikita nyo dito sa lineup ko, si Unicorn Mustang lang yung 4 yung speed. Pero itong tatlong nasa likod, 2, 1, 1, 1. Alright, so anong indication nun? Malaki yung chance na mag-miss yung mga kakampi nating splinter kapag matataas yung speed ng mga kalaban. Kasi yung speed is equal sa flee rate
So yung play rate is yung chance na mag-miss yung kalaban sa iyo. Alright? So ang magandang trait dito sa card na nasa taas na to, na nasa dulo, is 5 yung speed niya. Madadagdagan pa ng isa to dahil kay par. But at the same time, flying yung ano niya, yung ability niya. Ibig sabihin, kapag yung flying, mas mataas yung chance na mag-miss yung melee or range attack sa kanya. So yung kahit 1 lang yung HP niyan, hindi siya natatakot dahil alam niya na, or malaki yung chance talaga na mag-miss yung kalaban sa kanya. So kung nakita niyo yung laban kanina, hindi siya natamaan kahit ilang beses siyang atakihin. Yan. So yun yung reason kung bakit natalo yung Minor Crawling, and also syempre mga range attack. Alright, so yun yung pinaka explanation doon, and yun yung butas na nakikita natin para matalo natin si Minor Crawling. So siguro kung may mga idea kayo about sa ibang elements, kunyari sa death, yan, yung mga death elements kasi is maganda rin sa against kay Mylor, pero hindi ko pa sila masyadong nagagamit kasi ano, hindi ko lang talaga trip yung mga death na ano na element. Sila yung pinaka-list na ginagamit ko. Pero as you can see guys, yan. So kung makikita nyo dito yung mga death element, mabibilis din sila. Matataas din yung mga speed nila. Yan. Tignan mo, may 6, 4, 3, 4, 4, 3, 2, yan. So as you can see, majority ng mga cards nila is mabibilis. So isa rin to sa pang kontra kay Mylor, unfortunately puro melee sila, konti lang yung range attack sa kanila. Ito lang yung pinaka-effective sa kanila, si Twisted Jester para kay Mylor. Pero upon using Mylor Crawling kasi, kapag may nakakalaban akong death, na kakounter ko pa rin yung death, kaya ko pa rin silang talunin. Pero hirap na hirap talaga ako kapag life yung element or fire yung element gamit si fire na ano, na summoner. So yun lang guys, and so bago tayo magtapos, may i-share ako sa inyo na information about sa season. So kung makikita nyo rito, yung season rewards natin is naging 12 na. Okay, so nag-upgrade ako ng card, or nag-rent ako ng mga card para tumaas yung power ko, and napunta tayo sa silver 3. Pero kulang pa rin kasi yung 1567 na rating is dapat nasa silver 2. Yes, tama, kasi 1321599. Kapag nag-expire yung nerent ko na card and bumalik ako sa bronze league, makukuha ko pa rin ba itong pending rewards na to? Sasagutin ko yan sa inyo. So, ganito siya guys. Alright, no? So, once na nag-advance tayo ng rank, makikita natin dito yung tier advancement. So, napunta ako sa silver 3, and then, para mapatunayan sa inyo na kung ano yung highest attainment nyo is yung magiging season rewards nyo, makikita nyo yun dito sa may nasa tabi ng season reward loot chest. Pag tinutok nyo yun dyan, ang nakasulat, season rewards are based on the highest tier achieved within the season. So I hope guys na this will answer your question. So ang dami ko nakikitang tanong na dami ko nakikita yung nagtatanong sa Facebook as well as sa Discord channel about dito sa season rewards. So, ito siya. So, this will confirm na kung ano yung highest na na-attain mo is yung reward na makukuha mo sa end ng season. So, kahit bumalik ka ng bronze, pagtaas ng season, 12 loot chest pa rin yung makukuha natin. Alright? Okay, so move on na tayo sa comment section natin. Tingnan natin kung meron tayo mga sasagutin mga tanong dito. Okay. So, dito kay Vario Villarreal. Shoutout sa iyo kapatid. Sabi niya, easy counter with this would be death deck snipe team. So, ang ano niya dito is paano mag-rank up using Mylor Crawling. So, yes kapatid, tama ka naman. Counter niya is death na snipe. Kaya lang ang issue dun is konti lang kasi yung ano, yung may mga snipe na character sa death, and also marami pang pwedeng gamitin si Mylor Crawling para matalo yung death. So I personally don't recommend na deck para i-counter kay Mylor kasi sa dami ng kalaban nakakalaban ko na death, lagi ko silang natatalo. Pero syempre I appreciate you commenting. Baka
yung miler na nakakalaban mo is ano, is di pa ganun ka experience. Okay, next tayo. Shout out kay Gilbert Arededon. Newbie here, Lods. Solid tutorial. And maraming salamat po. And I hope na magstay pa ka po sa channel ko para mas marami ka pang matutunan about Splinterlands. So, perfect to sa inyo, lalo na sa mga newbies. Kasi, newbie din naman ako. Alright, so, eto naman kay Jen Selter Del Rosario. Shoutout sa'yo. Nag-comment siya sa How to Rank Up Fast. Mas magaling pa po kayo sa teacher ko magpaliwanag. Ayan, maraming salamat kapatid. And grabe ka naman sa mas magaling sa teacher. Lumaki yung ulo ko doon kapatid. Pero sobrang thank you and I appreciate your feedback sa akin. At dahil dyan, re-replyan kita. Okay, next naman tayo kay Nightcrow. Doon siya sa 21 new cards nag-comment. Sabi niya, worth it kaya quest potion sa 13 since bagong labas pa lang ang lahat ng cards. So, mas mataas yung chance ng mga rare. Tsaka magkano po estimated cost ng isang pack? So, Nightcrow, to answer your question, it's quite complicated kasi. Kasi yung nakukuha natin sa daily quest kapag nag-potion tayo or nag-quest potion tayo is syempre hindi naman natin masasabi na magaganda talaga yung cards na makukuha natin. Though 50% chance na cards yung makukuha natin as per the video na napanood mo, mababa pa lang yung value niya gawa ng sobrang dami kasing nilabas nila na card. So, mababa pa rin yung value niya as of the moment. Pero kung gusto mo talagang mag-collect agad-agad and mas tumaas yung level ng card kapag pinag-combine mo sila since marami ka man namang makukuha na cards na pare-pareho, it's up to you pa rin. It's a good investment. Alright, so kung may budget ka naman na pambili ng potion, then go for it. So, I agree with you naman na mas mataas yung makukuha mo na chance na makakuha ng rare kasi nga mas marami ka mau-open na pack. So, it's a good idea. Good suggestion, brother. Nightcrow. Maraming salamat sa'yo. Okay, so dito naman tayo kay Pony TV. Nag-comment siya sa How to Rank Up Fast. Paano po mag-deposit sa MetaMask? Deposit. What do you mean by deposit? Maglagay ng pera, di ba, yung deposit? So, paano mag-deposit sa MetaMask? Madali lang kapatid. Siyempre, kailangan mo ng Binance Smart Chain. Siguro gagawa ko ng separate tutorial para dun para sa'yo. Kasi medyo mahaba yun. Okay, so ito naman si Yusef. Next vid, how to counter Miler with free cards. So yan, nasagot ko na yung tanong mo kapatid na Yusef. And shoutout sa'yo. Kung umabot ka rito sa part na to, ibig sabihin na panood mo yung video. And I hope na may natutunan ka. So maraming salamat sa suggestion. Alright, lastly naman kay James Apayong, shoutout sa iyo kapatid. So, nag-comment siya sa Splinterlands Guide, How to Rank Up Fast with Mylor. Solid, kaso kulang ako sa DEC, hahaha. Alright, so kapatid, ang payo ko sa iyo is mag-farm ka muna ng DEC using free heroes. Ang pinaka-best option para sa akin is si Fire, which is yung Fire Element. And once na magkaroon ka na ng DEC, yan, pwede mo na i-rent si Mylor para magdire-diretso ka na hanggang ano, Silver 1. Kasi mga gamit mo yun hanggang Silver 1. So, kapag pumata ka na ng Gold hanggang Diamond, kasi need na natin ng mga higher level, mga Dragon, and kailangan flexible na tayo sa iba't ibang hero kasi marami ng mga Splinter or mga element na binaban kada rule. So, dapat flexible tayo dun. So, yun lang guys, and I hope na may natutunan tayo sa video na to. Kung may natutunan ka, please like and share. Also, subscribe din. Also, please hit the notification bell para lagi kang updated sa mga ipopost ko about dito sa Splinterlands. Alright, so yun lamang po and maraming salamat. Thank you, God bless, and I see you on the next video. Peace!